Sa kanyang murang edad, nakaranas na si Mary Grace ng pang-aabuso mula sa isang taong kanilang pinagkakatiwalaan. Broken family po kami. Sabi ko na maramdaman yung pagmamahal ng isang ama. Nung matulog po kami, parang akala ko good night kiss po kasi hinalikan niya po ako sa noo. Sinundan niya sa pisngi hanggang papalapit po hanggang papunta sa lips ko. Pilit pa rin pong gumagawa siya ng paraan kung paano niya ako makukuha. Hindi ko na po kaya yung pwersa niya. Yun na po, lumipat na po ako dun sa likod ng pinsan ko. Hindi man natuloy ang tangkang panggagahasa, nag-iwan ng malubhang sugat ang pangyayaring iyon. Natatakot na po ako sa mga lalaki kahit nasa kamag-anak ko pa. Umalis si Mary Grace sa kanilang lugar at nagsumikap na itaguyod ang sarili sa murang edad. Siya ay naging working student at natapos ang pag-aaral. Dahil sa mga naranasang pagsubok, tila unti-unting lumayo ang loob ni Mary Grace sa Diyos at kinwestiyon niya ito. Doon na po ako nagtanong, bakit niya ako hinayaang maging ganun? Na kahit sino, wala na akong malalapit, wala akong kakampi, wala akong mapagsabihan kung ano yung sama ng loob ko. Lingid sa kaalaman ni Mary Grace, sa puntong iyon siya sasagutin ng Panginoon sa pamamagitan ng panonood ng The 700 Club Asia. Hanggang nabuksan ko po yung 700 Club, na yun po, nagpipray po doon sila ni Peter Kairos at saka si Kuni Reyes po. Sabi po, sumunod daw po sa panalangin at tanggapin si Jesus na tanggapin si Jesus na nag-iisang tagapagligtas. Noong gabi na yun na tinanggap ko po si Jesus, naramdaman ko po na bumalik siya sa akin. Ang tanong ko po, paano ko po makontinue yun? Tumawag din si Mary Grace sa prayer center at doon ay naikonekta siya sa isang church partner ng The 700 Club Asia. Sa kanyang madalas na pagdalo doon, lumago ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Malakas yung kanyang pananampalataya. Meron siyang eagerness talaga na maipahayag yung salita ng Diyos. Nagsimulang ipamuhay ni Mary Grace ang salita ng Diyos. Doon niya rin natutunang patawarin ang mga taong nakasakit sa kanya. Kailangan natin magpatawad kasi ang pagpapatawad po, yun po nakapagpagaan ng damdamin natin. Kailangan si Jesus lang po yung nasa puso natin, hindi po yung sama ng loob. Tunay na tapat ang Panginoon. Bukod sa negosyo at trabahong ibinigay ng Diyos kay Mary Grace, siya ay nagkaroon din ng makakatuwang sa buhay. Iyan ay si Rodrigo. Naniniwala ako na ang Diyos lang na ang ating sandigan at saka paniniwalaan.